JDM number 1, ito ang good item kung saan tinitignan natin ang mga good items na kinakabit natin sa mga kotse natin. Okay pang regalo, okay pang gamit, at saka useful na useful for everyday driving. Tara, let's go! Okay, makakasama natin si Gearsman, si Papi Martin. Papi Martin! Ayan, anong tinitignan natin dito sa likod natin? Marco Horn, automotive pusinan, made in Italy. So, minsan ina-advise sa akin ng mekaniko ko, wag ko na raw pagawa yung preno ko. Lakasan ko na lang yung busina ko. Okay lang ba yun? Ayun yun. Actually po, yung purpose niya talaga is safety. Para ma-make aware yung mga tao around you na nandyan kayo. Ano-ano po yung mga models na nandito sa likod natin? Ito po yung Blizzard na TF80 natin. Basically, ito yung entry level natin. Good naman po, full yung sound niya, budget friendly at 1,100. Ito po yung Tornado natin, a little bit higher end, na compact horn natin. Kung i-compare niyo yung size niya, mas maliit essentially siya compared sa having two horns. And 2,000 pesos naman siya. So basically, electric horn siya na all-in-one na, kasama na yung compressor. Compressor pala yun. Okay, ito naman. Between the Hurricane and the Tornado, the main difference lang is yung tone. Mas bass kasi ito, tapos mas matinding kasi yung sound nito. Ah, okay, okay. Yung pricing nila is the same, 2,000. Okay. This one naman, yung truck horn natin, extreme blast na truck horn, usually nilalagay namin siya sa mga pickups or big SUVs. Ito talaga is yung kung kailangan nyo ng malakas na malakas na tunog. So, 5.9 siya, tapos pagka-chrome is 6.1. Okay, pwede nating sampulan yung mga sounds ng bawat isa. TM80. Yun, ganda lang tunog, ano? Pino lang, swabe lang. Talagang pag pinindot mo, parang may magbubukas ng gate para sa'yo. Tornado. Parang UAAP, guys, ha? Parang gusto ko ng ganyan. Hurricane. Yun, mas mabass ng konti. Sakto yan sa mga SUV siguro, eh, no? At eto, extreme blast, umatras-atras tayo ng konti. Yun, para may parating na train o barko sa bahay ninyo. Alright, anong pinaka-bestseller po dyan, sir? Ito po yung bestseller natin, yung Tornado talaga. Tornado, siguro dyan tayo sa Tornado, no? So pag kinabit po ba yan, kailangan ng mga relay, ganun? Yes, actually, kasama naman. In every box, meron na kasama relay. Yan, unboxing. Oh, yan ano. Yung box nila may instructions, ganyan, kung paano gawin. So kung gusto niyo mag-DIY, madali naman sundan. Tapos may kasama siyang relay, may mga nuts and bolts. Tapos yung unit mismo, made in Italy. Medyo mabigat siya sa nakakabili po nito. Actually, ano naman, we have outlets nationwide. Meron rin sa Gears, meron rin kami sa e-commerce, sa Lazada, sa Shopee. Okay, ano bang tips sa pagpili ng busina, Sir Gearsman? Actually, ano naman po, basta kung ano po yung magmamatch sa sasakyan nyo at sa personality. Ayun. So, it depends on you. Kasi meron rin kaming customers na nagbe-mix and match. Ah. So, meron kami ibang customer, kakabit nila, itong dalawa lang. Meron naman, kakabit lahat. Depende talaga sa style or gusto nyong ma-achieve na ito. Yun. So, pwedeng ipagpares-pares pala yan. So, isa nito, isa nun. Yes. O kaya ito, tsaka ito. Tapos, gusto mo, kabit mo lahat. Switchable, ganon. Pwede rin, ano? Yes. So, depende na lang yan sa personality mo, personality ng kotse mo, tsaka kung gano'n mo kagustong tumabi yung mga kumaharang sa'yo. Okay guys, ito ang stock na busina natin. Magalang siya, medyo may pagka road runner. Kaya pag minsan may binubusinahan ako, nabubuli ako ng mga bus. Kasi ito, lit-lit na kotse nito eh, di ba? So kailangan natin ng mas may conviction na busina. Mas firm, mas stricto, mas malakas, at mas Marco. Ayan, isang busina pa nga yan, pip-pip. You know, di ba? Parang, alam mo, parating maliit eh. Oh, ito si Tito Marco, no? Sa professional na natin, pakabit tong busina natin. Si Tito Marco magkakabit. Ayos ba? Ayan, nakabit na yung Marco natin. Sound check. Yun, isa pa. Yun. UAAP spec. Ha? Good item. One more time. Time out. UP.